Tinatawag na ng Senado at ng Kongreso si Pastor Apollo Quiboloy para magpakita sa kanilang mga imbestigasyon. Ngayon, paano kung hindi pumayag si Quiboloy na magpakita sa Kongreso at sa Senado? Unang-una po, bagamat wala po ito sa konstitusyon o sa anumang batas, kinikilala kahit ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado at ng Kongreso na magpatawag ng mga testigo in aid of legislation. At kung hindi po sila pumayag, pwede silang i-cite in contempt at ipa-aresto ng Kongreso at ng Senado. Ang sabi nga rito po, Congress can assert its authority and punish contumacious acts against it independently of the judicial branch. Supreme Court po yan, November 2023. Ngayon, ano mga patakaran para ipatupad ito? May kanya-kanyang rules of procedure ang Senado at ang Kongreso na inaprobahan ng mga ito kada bagong Kongreso o minsan ina-adapt yung nakaraan. Sa Section 17 ng Rules of Procedure ng Senado, ang anumang komite ay may kapangyarihang magpatawag ng mga testigo. Kalaki po nito ang kapangyarihan na maglabas ng sapina na pirmado dapat ng committee chairman at aprobado ng Senate President. Sino ang magpapatupad itong sapina? Trabaho po ito ng Sergeant at Arms kung sa Metro Manila. Pero sa mga testigo sa labas po ng Metro Manila, for example sa probinsya, maaaring humingi ng tulong ang Sergeant at Arms sa lokal na pulisya, doon po sa Kongreso, doon po sa siyudad o sa munisipyo. Ganun din sa Kongreso. Sa Rules of Procedure na nakaraang Kongreso, ang House Committees ay maaaring maglabas ng sabina para basta't may approval ng Speaker o ng Committee on Rules. Ngayon, papaano kung ayaw magpakita ng testigo o papaano kung ayaw niyang sumagot sa hearing? Sa Section 18 ng Rules of Procedure ng Senado, ang chairman ng komite ng Senado ay may kapangyarihang mag-cite in contempt ang sinumang testigo na ayaw mag-cooperate basta merong committee member na sesegunda o magse-second na motion sa kanya. Maaring ayaw ng testigo na magpakita sa Senado o ayaw niyang sumagot sa mga tanong sa tamang paraan o ayaw niya maglabas ng dokumentong hinihingi ng Senado. Parang ang lakas naman ng kapangyarihan ng committee chairman, di ba? Pero meron namang palangga po dyan. Pwedeng i-reverse ang desisyon ng committee chairman to cite in contempt basta po may boto ng mayorya ng mga committee members. So pwede siyang i-overturn. Ngayon, kung na-cite in contempt ang isang testigo at wala namang miyembro ng Senado na pumapalag, ano po ang susunod? Ang testigo ay maaaring ipa-detain ng Senado saan man ito gusto basta't nasa kustodiya ng Sergeant at Arms. Kaya't maraming beses na po nangyari na may mga testigong kinulong ng Senado at napilitang matulog sa loob ng Senate building. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.